Hello everyone, good morning! Maaga tayo ngayon gumising kasi mamaya po may numera si test po si Aya kaya nag-alarm po ako ng 5 a.m. Naglalagan ako ng egg ngayon kasi gusto niyang nilagang egg ngayon and then pansit canton. Tapos maaga rin po ako magsasaking ngayon. 8:30 pa naman yung sa school, pinapunta kami. Pero ayos na kami dito siguro ng mga 8. Maga pa naman pero gusto ko. Hindi kami bilis-bilisan kumilos mamaya ni Aya. Kaya maga akong gumising. Hindi ko pa minising si Aya. Tulog pa po siya. At naglalaga na po ako ng egg. Ang kanyang favorite. Pagbigyan po natin yung kanyang request nila ng egg. Wala ko muna to. Tapos mamaya yung pansit canton. Kaya tayo ng pansit canton dito. Dalawa lang. Huwag na munang haluan ng spicy kasi yung maaga. Ito yung atay. Nilabas ko na rin po yung atay ng chicken. I-adobo ko po yan. Para pagdating namin ni Aya mamaya, may makakain na kami sa lunch. Kaya magluluto na rin ako ng kanin ngayon. Tsaka yung adobong atay ng manok. Sa ngayon, nag-hot water pa ako. Sinaing niya. Ito pwede na po itong ilang egg na po natin. Bonsin ko lang yung aking hot water. Kape naman. Magkakape naman po ako. Kape-kape. Iniiwasan ko na nga itong kape sa araw-araw. Dapat once a day lang. Pero isa nakaka dalawang beses eh. Sa isang araw ang kape. Naging adik na ako sa kape. Alam na ngayon, malamit ang panahon dito sa amin. Pero hindi ito yung 3-in-1 yung kape na talagang mix. Kape, kape, meat, and then sugar. Malapit ng paluto yung ating sinain. Sunod ko naman yung adobo. Konti lang. Hindi naman ito puno yung kasa ko. Ito na yung ating kape. May puno ito yung kasa ko. Balik ko lang siya karami. Tama yung lasa. Ito, malapit na maluto. Ang dilim pa rin, 5:30 na. Pero pag na ito, mga March na, mga second or third week ng March, siguro mga ganitong oras is unliwa-liwanag na. Magbabalat naman ako ng bawang para sa adobo ng atay ng mani. Habang nagkakapin, damihan pa natin ng bawang para ang bango. Para mamaya, ready na. At kaluto ng sinain. Aking bawang.
Then, yan, hugas ko na rin po yung atay. Ready to cook na. Balatan ko naman po ang aking nilalangin para mami ready na. Clean na lang yung pancit kanton. Ngayon lang ulit kami mag-ano ni Aya. Pancit kanton. Hindi ko rin po siya pinapayagan. Ano lagi lang. Birang-bira talaga. Init pala to. At pinapala sa kundulit. Ito yung ano ko yung nilalang eh. Then, lagay pa rin natin sa mayonesa. Pwede na po. Lulutuin ko na po itong atay. Ayan, yung apoy lang. Dito lang po kasi konti lang naman yung atay ko. Kaya, maliit lang po siya. Ito. Ito yung aking pangisa. Isang nga natin na ingin. Isang nga natin na ingin. Nagtanggal na tayo ng sweater kasi inginit na. Mamaya ko lalagyan ng tuyo. Lagyan ko naman ng toyo. Tapos ang tanong ng pancha. Ang salat.
ba mas ilalagay ko instead na suka? Halo na ito. Hindi ko na kakahaluin para manit lang yung suka. Ay, suka. Yung kalaman si Diyos. Ito na yung aking adobong at tayo. Patay ng manok. Ready to eat na. Takpan ako natin. Tapos na akong nakapagluto. Huli na lang yung pansit kanton. Tulog pa si Aya pero maya-maya gisingin na po natin. Habang naghintay ko ng oras, maglilinis muna ako dito sa taas. Tulog na tulog pa po si Aya. Good morning po. Nakaligo na po kami ni Mama. Nasa taas lang po siya nag-bibitness. No, may recipes po namin ngayon. Kaya ang aga po namin maligo. Yan, susuklay-suklay po tayo. Sige po, mamaya na po ulit. Ito na po si Mama, nakabis na, nagre-ready na po ng breakfast. Ang ulam po namin is pancit canton. Ayan, pwis niya. Hindi po sana ako magluluto ng pancit canton eh, may aga pa naman. Sa'yo po si Kae, baka, hindi naman. Ano pa lang, magsa-7, 6:55. Kaya, magluluto muna ako. Ito, nakaprepare na yung belt namin niya. Yan. Antayin po namin yung kumulo, tapos ilalagay na po yung pansit-kanton. Nakapagluto na po si Mama ng pansit-kanton at saka may po kami rito. May milk din po kami. Yan. Kakain na po kami ni Aya. Ready na po ang breakfast. Siguro naliligo pa si Papa Ryan. Hindi pa niya sinasagot. Baka hindi pa siya tapos na nyo. Breakfast muna kami ni Aya. Good morning po sa inyong lahat. Good morning. Kain muna kami. Ready na po kaming umalis ni Aya para sa kanyang humira si Tess. Ako yung kinakabahan sa kanyang humira si Tess. Nakaready na po yung aming bag. Ito po yung aming dadalihan. Hindi na ako magdadala ng electric pa niya kasi yung panahon naman is medyo ano pa, makulimlim, di ba, maaraw. Tsaka 30 minutes lang naman sila. Excited or kinakabahan? Excited. Dito na po kami ni Aya sa school. Hintay lang namin yung pumasok ko sa iyo. Papagalitan kami dito. Nakauwi na kami ni Aya dito sa bahay. Tapos na yung kanilang numeracy test. Both sa matulad yun, addition, subtraction, and multiplication yung kanilang sinagutan. And then kanina, galing din po kami sa bayan, bumili na pizza. Magse-celebrate po kami kasi yung mamaya ni Aya. Malalaman nyo po yun. Thank you for watching po. Bye po! Bye! Subscribe to our channel. Don't forget to like and share and click the bell. Bye!